pag ng mga mansyon, mga kaibigan. Pero, nang naglakbay kayo, meron ka talagang parang nagandahan na mansyon. Maganda lahat, pero meron ka talaga isang mansyon na parang na-appreciate mo, mga kaibigan, sa lahat. At, huminto po si Jesus doon at sinabi niya na, "Anak, ito ang iyong tahanan." Dahil, nung ito ay itinayo ko, ikaw yung iniisip ko. Kaya pala, nag-match sa type, nag-match sa style mo, mga kaibigan, yung ginawa ni Jesus. Kasi si Jesus, nang ginawa niya yung tahanan na yun, yung mansyon na yun, ikaw yung iniisip niya. At kaya sabi ni Jesus na, "Halika, pumasok po tayo sa iyong tahanan." At doon, mga kaibigan, nag-tour ka sa iyong napakalaking mansyon at sasabihin ni Jesus Christ, "Okay, pupunta tayo sa dining area." At sa dining area, mga kaibigan, makikita mo doon na naghanda pala ng banquet si Jesus para sa iyo. At nakita mo doon ang iyong mga, ang iyong guardian angel, ang iyong mga kaibigan, yung mga kapamilya na nakapunta doon sa langit, ay ikaw pala ay ipinaghanda ng Diyos sa isang banquet, mga kaibigan. Napakasaya. At nandun din yung guardian angel mo na pwede mong kausapin. Pwede mong tanayin yung guardian angel mo, "Guardian angel, paano mo ba ako pinatrektahan yung nandun ako sa lugar na yon?" So pwede mong kausapin yung angel at personal na pasalamatan, mga kaibigan. Ayan, at sa si Jesus Christ, siya mismo yung hihila ng iyong upuan at sabay sabihin, "Anak, umupo ka, itong lahat ay para sa'yo." At sasabihin ni Jesus Christ na, "Ano pa ang maipaglilingkod ko sa'yo?" At akin po may imagine, mga kaibigan, na wala tayong masasabi sa napakabait at pagmamahal ni Jesus para sa atin. At tayo ay, tayong lahat ay pupurihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan at pagmamahal. Pero yung tanong, mga kaibigan, makakapunta kaya tayo sa langit? Marami pong mga tao na gusto po nilang ipagpalit yung langit sa maikling buhay dito sa mundo. Meron po akong nakausap na isang tao na alam na yung katotohanan, pero sabi niya, "Di ko kaya kasi napakasarap ng baboy, di ko kaya mag-give up." Kaya tinanong ko siya, "Kuya, ipagpapalit po ba ang langit dahil lang sa baboy? O baka meron po tayong mga kasalanan ngayon na mahirap i-give up. Ipagpapalit ba natin ang langit sa mga kasalanan na yun?" Mga kaibigan, kung makakapunta po tayo sa langit, atin na po na ang king lahat. Pero kapag tayo ay manatiling dito sa mundo, kapag pipiliin po natin na maglagay po dito sa mundo sa mga kasalanan nito, tayo po, kapag hindi po tayo maligtas, hindi po kasalanan ng Diyos yun. Kanilang kasalanan yun? Sa atin. Kasi binigay na po lahat ng Diyos yung posibilidad, yung provision para po maligtas tayo, pati yung kanyang buhay, si Jesus Christ, binigay niya po yung Biblia, binigay niya po yung Banal na Espiritu para mag-guide sa atin, yung guardian angel, lahat po, mga blessings binigay ng Panginoon para po tumugon po tayo sa kanyang pagmamahal. At kapag hindi po tayo maligtas, kasalanan na po natin yun. Pero mga kaibigan, gustong-gusto ng Diyos na makita ka sa langit. Kaya mga kaibigan, sino po sa inyo dito yung sasabihin sa Lord na, "Lord, gusto kong makapunta sa langit at gusto ko pong makita ka sa langit." Sino po dito yung gusto niyan, pakitaas pa rin ang ating mga kamay? Amen, mga kaibigan. Kita-kita po tayo sa langit, mga kaibigan. At para po sa ating pagtatapos, katayin po natin uli yung when we all get to heaven. Ayan. Tayong lahat po ay tumayo. Yeah.
kahayanigan tayo po ay manalangin. Let's pray. Our Father in Heaven, Lord, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat po sa iyong sakripisyo dahil Panginoon, gustong-gusto niyo po na kaming lahat ay maligtas. No, po, Panginoon, na lahat po ng katotohanan na aming nalaman dito po sa seminar ay amin po itong isabuhay. At Panginoon, gustong-gusto po namin na makapiling po kayo sa langit na inihanda niyo po sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na pipiliin po namin na maligtas kasama niyo dyan sa langit. Maraming salamat, Panginoon. Ito ay aking dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, God bless you, mga kaibigan. Maraming salamat po talaga sa pag-support ng ating crusade. At ito muna po yung last ng ating crusade. Pero bago muna yan, mag-overall picture taking muna tayo para sa documentation. At yun po, regular church service ay midweek, Vesper 7 p.m. at sa Sabat 8:30. So atin pong patnubayan, i-guide po yung ating mga newly baptized, atin pong nurturing at saka sa program po. Message ako? Message ko? Hindi, isa po kami, magbago po kayo mali.